Ang second paragraph ay mayroong tatlong commitments sa pangunang salita. We also engage to maintain family and secret devotion. That's number one. Number two, we also engage to religiously educate our children. And number three, we also engage to seek the salvation of our kindred and acquaintances. Maikli lang po yung topic na yan, lalo na baka hindi na tayo umabot doon sa third, kundi ito lang dalawa. Because this involves the family. Let's concentrate on the family. So, some of us here don't have families yet. You are single. And some of us here, we hope you will have families. And once you have families, that you will engage to maintain your, have a family, a secret devotion as a family. And that you will religiously educate your children. Nakarinig na po ako ng mga pamilya, mga tatay, na nagsasabi, eh sa aming bahay, iba-iba relihiyon. Hinahayaan ko lang sila kasi may freedom. Kalokohan po yun. Nasabihin ng isang ama. No? Hindi po yan tamang mindset. Lalo na kung alam mo na ang katotohanan ay nakuha mo. Dapat i-guide mo sila sa katotohanan. Yan ang love. Meron ba namang love na papabayaan mo siya sumamba kay Satanas? Papabayaan mo siya mapunta sa maling church or maling pananampalataya? Okay, ngayon, meron pag-uusap na halimbawa, eh kung siya yung nasa kulto, tapos ililid niya yung mga anak niya, siyempre, kung matibay siyang tatay, ililid niya sa kulto yung mga anak niya, hindi niya papabayaan na bumisibisita kayo. Oh. Well, that is where the Bible comes. Na, siyempre, kung ikaw merong kaibigan na ang tatay ay may paninindigan pero nandun siya sa maling pananampalataya, eh di yun munang tatay or yun munang head of the family ang kakausapin mo. At by God's grace, hindi natin alam, hindi natin hawak ang puso ng tao. At kung sino ang pinipili ng Panginoon na buksan ang kanyang isip, basta gawin mo lang. Ang ngayon, kung hindi, o di baka may ibang tao na gagamitin ng Panginoon para siya ay mabuksan ng isip, punta ka naman doon sa iba. Ganun lang tayo. Pero kung ikaw na andito, ay ito ang ating agreement, ito ang ating commitment, una sa ating sarili, sa bawat isa na church member. So, pag sinabi mo kasing commitment ko yan, you are also giving a right to us, partners of your faith, to monitor you. Tama ba? To give you reminders. At hindi dapat tayo ma-offend kung, halimbawa, tatanungin ka ng isang kapatira, lalo na kapwa mo church members, Brad, na halimbawa, napansin yung anak mo, no? Parang mas mahilig sa worldliness kesa sa Bible. Or tinanong siya tungkol sa topic sa Bible. Pagkatapos, wala, zero. Piningan mo ng memory verse, wala. Walang maisabi, kahit isa. No? So, go to the Father. No? This is for us, ha? We are legitimizing this exercise. This is correct. To ask the father or the parents, Brad, sis, nagde-devotion ba kayo? Hindi ka dapat ma-offend kung ikaw yung tatanungin. It should not be because nagki-care, yung nagtatanong is nagpapaalala. No? Or nagkakaroon ng concern. Okay? So, syempre, bilang magpapakumbaba, hindi mo gagawin yung tanong na yon ng parang ang yabang mo. No? Kundi, sikapin mo na nasa tamang
attitude, tamang frame of mind and tamang phrase ang mga gagamitin mo. Maingat. Pero importante, no, na halimbawa, yung mga bata dyan, no, tanungin natin, memory verse. Or tanungin natin, kilala mo ba ang Diyos? Sino ba si Jesus? Tapos walang masagot. O di, una, turuan natin. Then, tanungin natin, Fred, tinanong ko yung anak mo. Hindi makasagot. Ano ba magandang tanong? No? Siguro, pagtulungan natin. No? Tulungan natin na matuto siya. Ano ba ang maitutulong ko para makadagdag tayo ng memory verse? Importante po yun. So this is our engagement. Now let's go to some verses. But before verses, I put some picture here. And this is a picture of a family na sana po, no? Maaring hindi kayo mag-selfie family sa inyong during the devotion time, no? Nasasabihin mo, anak, doon ka muna, kunan mong picture, pakita natin sa church na nagde-devotion tayo. Not necessarily. Pero, God knows if we are doing it. God can see. Tama? And the angels can see. Because they are here. They are in your bedrooms. They are in your living rooms. So, no need for us. Kaya nga secret eh. Private yun eh. So mamaya po yun. Okay. Commitment to have family devotions. In Genesis 18:19, sinabi doon, "For I know Abraham that he will teach his children." Therefore, ang Panginoon mismo ay involved sa family ni Abraham. Kilala niya si Abraham. Isipin mo yun. Na masabi ng Panginoon sa isang head of the family, kilala ko yan si Abraham. Hindi niya papabayaan yung mga anak niya. Tuturuan niya yan. What a great commendation from God Himself that He knows you, na hindi ka nagpapabaya sa family mo tungkol sa kanilang pag-aaral tungkol sa Diyos. Ilang naman ang devotion eh. There's nothing complicated about it. Teach them about God, then pray together, tapos. Doesn't have to be preaching session, 2 hours, 3 hours. Hindi. Few minutes. So, ganun ginagawa ni Abraham. Lalo na nun, walang TV nun. Walang mga DVD. Walang internet. Walang games. Walang radyo. No? Pag tumingala si Abraham, makita niya lang, bituin. Yun ang radyo niya. So, makikita niya yung majesty of God, the creation of God. See how it is. So, that leads us to praise God sometimes. Kaya nga bukas, importante rin, no? We can go out. We can see the creation of God. We can see the desert. We can see the sea and the creatures of the sea. So, maganda rin na isa yan sa mga magtuturo sa atin about the creation of the Lord. Now, Deuteronomy 11:18-20. Ito, magandang basahin ito. Okay, Sister Marlene, please. Ano ang sinasabi rito ng Panginoon na dapat gawin ng isang tatay or ng isang head of the family or ng mga parents? Ay dapat daw ilagay mo sa puso mo unang-una, kasi kung wala sa puso mo yun, paano mo ituturo? Wala kang burden, wala kang passion
ang lalabas sa bibig mo, yung nandoon sa puso mo. Kung passionate ka doon. Okay? So, kung passionate ka sa sports, yun ang lalabas sa bibig mo, yun ang tuturo mo sa mga anak mo. Passionate ka sa music, sa piano, yun ang lagi mong yung pag-uusapan. Kung passionate ka sa games, yun lagi yung pag-uusapan. Ha? So, kung ano yung nasa puso, passionate ka sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, therefore shall ye lay up these my words in your heart and in your soul and bind them for a sign upon your hand that they may be as frontlets between your eyes. So, kahit saan mo daw itingin ang mata mo, makita mo yung salita ng Diyos, hindi lang nasa puso mo. Nakikita pa ng mata mo. Okay? At actually, yung Jews, niliteral nila yan, nilagyan, meron sila rito, yung mga Orthodox Jews. Meron sila rito, 10 commandments yata yun, or something, word of God na nasa kahon, na sinalagay nila rito, frontlet, in their eyes. Well, we don't do that. That's the wrong way of interpreting the verse. I believe this is saying na siguro yung table mo sa office, lagyan mo ng verse. Yung bag mo, lagyan mo ng nakahabiti na verse. Yung pitaka mo, imbis na mukha ni Ninoy nandun, verse. No? Sabi, overacting naman, puro verse. Mas maganda yung overacting ka sa Panginoon kaysa overacting ka sa pera. Overacting ka sa kamunduhan. Mas maganda na yung pansin ka ng mga tao, overacting ka sa iyong reliyon, sa iyong Panginoon, sa iyong scripture, sa iyong Diyos. Mas magandang mapansin yun. Nakakatuwa yun sa puso pagka sasabihin nilang, ba't ka ganyan? Diba? Yun ang magandang puna. Okay, let's move on. Sabi, and you shall teach them your children, speaking of them, when thou sittest in thine house. So kanina, di ba, meron tayong picture ng nakaupo. Nakaupo, habang nakaupo, tinuturuan yung mga anak niya. That is the correct understanding and practical application of Deuteronomy 11, 18. No? Pagka daw ikaw yung nakaupo, turo mo. Ano pa? Pagka daw, speaking of them when thou walkest by the way. Pagka namamasyal. Anong pag-uusapan nyo? Panginoon pa rin. Alam mo, pwede mo naman pag-usapan ng Panginoon at saka sports eh. Diba? Pwede mo pag-usapan ng Panginoon at saka pagluluto. Habang nagtuturo ka paano magluto yung anak mo, paano maglaba, kasama pa rin ang Panginoon dun eh. So, let's be creative. Huwag nating sabihin na, bira, tungkol na nga sa science eh, Panginoon pa rin. Yes! Tungkol na nga sa computer, Panginoon pa rin. Yes! Pwede. Because God is involved in all facets of our lives. So when you walk in the way, and ano pa? When thou liest down, pagka daw hihiga ka na. Oh. So habang nagpapaanto ka, instead of counting sheep, count verses. Count memory verses. At tutuloy pa natin yung Romans 8 natin, challenge, Romans 8 challenge. That next Friday. Huh? Romans 8, kukuha tayo ng mga words doon. And when thou rises up, pagising mo. Pagtulog mo, pagising mo. Devotion pa rin, family. And thou shalt write them upon the doorpost of thine house and upon thy gates. So memory verse doon sa pinto. At memory verse doon sa poste ng bahay. Okay? Hindi bertod yun para hindi masunog yung bahay mo. Kundi yun ay para makita mo at ma-memory verse mo. Okay?
So, huwag niyong gagawing anting-anting yun. Yung ibang bahay, meron eh. Opera Retas. Alam niyo yun? Opera Retas. Sa tour. Ora Plata Mata. Yun. Huwag nagagawa ng hagdan. Okay. Let's go to the next verse. Ella. Psalm 126. Okay, ito ay talinghaga, no? Sabi, pagka daw ikaw ay nagtatanim ng may pagluha, ay ikaw naman ay mag-aani ng may kasiyahan. Ano ibig sabihin nun? Pagka daw ikaw ay humahayo at umiiyak at daladala mo yung mga punla, no? Ay babalik ka, pagbalik mo naman, sa iyong bahay ay masayang-masaya ka. Daladala mo naman yung bunga ng mga pinunla mo. Ano ibig sabihin nun? Ang devotion, minsan mahirap maging consistent. Minsan mahirap maging maturuan yung mga bata. Lalo na kagaya ng minsan, tingnan nyo yan, oh. Maliit pa lang. Ha? Ang kulit niyan. No? Hindi ka makakapag-dire-diretso ng devotion. Pero, maganda pa rin, kasali yun. Kasali na yun sa devotion. Na lumalaki siya araw-araw, pag nagkamalay na siya, alam niya na naka, doon ang lugar niya. Na umuupo kayo araw-araw. At yun ang ginagawa niyo araw-araw. Sanay na siya. So, importante yun. Na kahit maliit, nag-o-offering na yan. Nag-o-offering ba tayo ng sa mga children last Friday? Nakalimutan. So, next Friday, gawin natin. Magdala kayo ng ganito, dude. Ha? Importante yun. Training natin. So, yan po ay gawin natin. Ngayon, sabi, they that sow in tears shall reap in joy. Ibig sabihin, pagpaguran mo yan, dahil later on, pag malalaki na yan, ha? Ay, naku, mga, ano yan, matitinong bata, matitinong anak. Ha? Magpapakinabangan mo yan. At sila naman ang magtuturo doon sa mga anak nila. Dahil sasabihin, ang aming tatay, pinalaki kami ganito. Hindi lang makakalimutan yun. At i-appreciate ka na nila. Pagtanda mo na, ha? Yung nakaupo ka na lang sa tumba-tumba, ahaligan ka nun sa noon ng anak mo, sasabihin, salamat dad, dati nuruan mo kami na nag-devotion ka sa amin nung bata pa kami. Eh, kung hindi ka nagde-devotion, kung ano-ano tinuturo mo, babatukan ka nun. Itong tandaan na to, di pa mamatay po. Okay. Let's go to Acts 10:2. Kate. Mas maganda yung ano. Yan. Okay. Acts chapter 10 verse 2. Okay. So, Cornelius handled his family well so that they fear God. And the family of Timothy also handled him well. He was taught from a child the Holy Scriptures, which was able to make him wise unto salvation. Hindi natin alam kailan na-save si Timothy. Pero, ang alam lang natin, bata pa siya, tinuturuan na siya ng Scriptures.
nung kanyang nanay at saka nung kanyang lola. Yun ang ugali ng kanilang pamilya. At yun ay magandang testimony sa isang church, no? Na tingnan mo yung lolo na yan, tingnan mo yung tatay na yan. Yung kanyang mga anak, tinuruan niya talaga. No? Maayos, magagalang, hindi bastos. Talagang makikita mo na gustong-gustong mag-church. No? Gustong-gustong mag-participate. Hindi mo na kailangan puwersahin. Kasi naging ugali nila eh. No? Sila pa yung magsasabi na, oh, malilate na tayo. Pa, ma, malilate na tayo. Bis na tayo, maligo na tayo. Tara, asan na yung offering ko? Handa na natin. Di ba, ang sarap nung may anak na ganun. No? Sila yung nangunguna. Sila yung talagang by themselves magbubukas ng Bible. Kahit di mo utusan, marunong nang magbasa, so magbubukas siya ng Bible. Eh, minsan natutuwa lang tayo kasi yung anak natin nagbubukas ng notebook at saka ng lesson. Maganda yun. Maganda yun. Nakakatuwa talaga yun. Excellent sa grades. Pero, may mas mataas pang antas ng katuwaan na dapat tayong gawing goal sa ating mga anak. Yung matuto sila na magbukas ng Bible mag-isa. Kasi nakakaroon sila ng benefit. No? Ba't magbubukas ng Bible yon? May benefit siya eh. Nagkakaroon siya ng additional knowledge. Nagkakaroon siya ng joy. No? Eh, bakit gagawin ng anak mo yon? Nakikita sa nanay, sa tatay, na nagbubukas din tayo ng Bible. Eh, hindi nakikita. Ang laging nakikita sa tatay, nanay, iba ang binubuksan. Eh, di ganun din yung bata, yun din ang bubuksan. So, kailangan kung ano yung makita sa atin. Tapos magagalit ka. Anak, magbasa ka naman ng Bible! Tapos, pa, ba't kayo hindi? Diba? So, si Timothy ay maliit pa siya, tinuruan na siya. And sabi rito, it is a secret devotion. No? Alam nyo, pag sinabing secret devotion during that time na ginawa yung 1800s, ginawa yung covenant, it doesn't mean talagang kailangan sikretong sikreto na hindi mo papakita at hindi mo sasabihin. Ang ibig sabihin lang nun, private. No? Yung mga ginagawa mo in private. No? Halimbawa, umiihi ka, yes, at doon ka sa loob, in private. Hindi ibig sabihin nun na pag nalaman nila na saan ka pumunta, ma'am, uy! Di ba? Hindi nakakahiya yun. Eh, natural bodily function yun eh. Pero ginagawa mo yon in the privacy of a room, of a confined space. Hindi ka umiihi sa harap ng mga tao. So, ganun din naman yung devotion. Parang, ang ibig sabihin, i-convey nito, let it be part of our system. Yung family devotion. Let it be part of our system. Ah, nagtututbrush ka, naliligo ka, naglalaba ka, nagde-devotion ka. Kasama yon sa routine ng buhay mo. Humihinga ka, kumakain ka, nagluluto ka, nagde-devotion ka. So, secret devotion, private devotion. You are not doing it to be seen of men. Yun. Hindi yung, ay, may bisita tayo, mag-devotion tayo. May bibisita. Bibisita si pastor. Mag-devotion tayo. Huh? O hindi kaya, Friday bukas or Sunday bukas, mag-devotion tayo ng Saturday kasi para bukas, baka magkatanungan eh. O nagde-devotion. Ay, opo! Kahapon lang.
Diba? May maisasagot ka with all honesty. Kaya lang, fake. Fake pa rin. Huh? Okay, so, Daniel 6:10. Sister Gigi, please. Okay, so ito yung practice ni Daniel. Meron siyang private devotion, personal devotion. Hindi family devotion ito. 3 times a day. Okay, parang nakikita natin yung ginagawa nila dito, no? 5 times a day. Tapos merong kibla, merong direction of prayer, Jerusalem. Si Daniel, bubuksan niya yung east na window niya kasi nandun siya sa Babylon. So imagine, no? Andun siya sa Babylon, say Baghdad. Then, looking towards Jerusalem. Alam niya yung nasan yung Jerusalem. Kaya yung pintuan, ay yung bintana, bubuksan niya. Ang dahil bintana siguro sa palasyo na yun. So alam niya yung bintana kung saan nandun. Okay, so bukas, tapos pre-pray siya. 3 beses niya ginagawa yun araw-araw. Ngayon, hindi naman sinasabi na ganun din gagawin natin. Ang point dito is, nagpupunta siya sa kwarto niya. Secretly. No? Hindi yung pupunta siya sa isang lugar na maraming tao at doon siya magpe-pray para makita ng tao na, oh, talagang napakabanal na tao niya. Ano? And that's one point. That's the point. And in Matthew chapter 6, Sister Evelyn, please. Matthew 6. And when thou hast shut thy door, pray to thy Father, which is in secret, and thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly. Yan, okay. So, alam na natin ibig sabihin ng secret. No? Kaya natin kinu-quote yung mga verse na yan to understand what is the meaning of secret devotion. Ang sabi ng ating Panginoon ay wag daw in public to be seen of men. Now, it doesn't mean di na tayo pwede mag-pray in public. It just means that when you pray, don't do it to be seen of men. Don't make your words highfalutin and your voice very broadcaster's voice. So, to be seen of men, para hangaan ka na ang tindi mag-pray nun. Talaga, ang banal siguro ng tao na yun. Ano? Hindi ganun ang motive ng prayer. It should be secret. Okay, let's go to another. The content of devotion. The devotion, let's go to Acts 17:11, Sister Iya. Okay, so, paano ka magde-devotion? Ano ba ang mga ginagawa during devotion? So, yun, Bereans, sabi, they study the scriptures to see whether those things are so. So, may nag-preach sa kanila, si Paul. Pagkatapos, nag-devotion sila after the preaching. Para maintindihan nila, nasa pit, kumbaga parang fact check. Ha? Tinignan nila yung Bible, yung scriptures, kung totoo ba yung sinabi ni Pablo. Gawin niya yan. Gawin natin yan. Pag may nag-preach, no? Agaya ngayon, nag-preach ako. Last Friday, meron ba nag-fact check sa akin? Meron bang tumingin yung Isaiah chapter 11, verse 10? Meron ba nakinig ulit? Nasa YouTube na eh. Para tingnan, review. So, that can be the subject of devotion. Yung points doon. Yung tungkol sa 1 Kings 19. About Jezebel, about Ahab, about 7,000 knees that have not bowed to Baal, about Elijah,
No? Tama ba yung tinuro ni Brother Arnold? No? Ni-review ba natin? Tiningnan ba natin ulit yung scriptures? So, kung tayo ay nasa isang yung pamilya, magandang pag-usapan yan. Habang naglalakad, habang pauwi, habang nasa kotse, bago matulog, kinabukasan, pagising, habang nasa kakain ng almusal o tanghalian, di ba? Ang pinag-uusapan natin, scriptures, yung last preaching, yung darating na preaching, ito yung ginawa ng Bereans. Another verse. Ano pa ang ginagawa during the Eunice? Anong pang ginagawa during a devotion? Ephesians chapter 6 verse 18 to 19. Praying always with all prayer and supplication of the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all things. And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Okay. Nagpe-pray. Nagpe-pray para kanino? For all the saints. And that means not all the saints in the world, in heaven and in earth, but all the saints that you know. Diba? How can you pray for someone whom you don't know? Pinagpe-pray ko po ang lahat ng mga believers sa buong mundo, Panginoon, pagpalain mo po sila. Walang kwentang prayer yon. Ano? Pinagpe-pray mo yung buong mundo? Hindi ganon. Pagpe-pray mo yung kilala mo, all the saints that you know. So, kahit malayo, okay, kilala mo siya. Alam mo nangyayari sa kanyang buhay. Sige, pag-pray mo for all the saints. So, minsan, matagal talaga yung prayer. Dahil all the saints eh. Ilang ba kilala mo? 10 lang ba kilala mo? Marami-rami yun. So, schedule mo na lang. Bawa, 10 ngayon, bukas 10 din ulit. And, I should pray for you. Sometimes when I pray, niisip ko yung, lalo na yung mga leaders, yung mga teachers, yung mga drivers, yung mga umaaten, yung mga women, yung mga men. Ganon din sana kayo. Eh, you should pray for me, sabi rito. That for, and for me, sabi ni Paul, that utterance may be given unto me. So you don't only pray for all the saints, pray specifically for your teachers, your pastor. So yan ay kasama yan sa devotion. Ano pa? Sister Annabel, please. First Thessalonians. So in everything, no? Pray without ceasing, in everything give thanks. So ang in everything means para sa sarili mo, magpe-pray ka. After praying for all the saints, then for the pastor, for the teacher, then pray for yourself, for your family, and in everything give thanks. So kasama yung thanksgiving doon sa devotion, no? So study the scriptures. Pag-usapan kung ano yung pinreach. That's part of the devotion. Then, prayers. Prayers for one another, for the family. And prayers for all the saints that you know. I-assign mo na lang kung ilan at kung sino-sino. Then, schedule. Then, for yourself. Okay, so yun. That is the content of the devotion. And then, we have the commitment to teach children.
And Deuteronomy 6:4-7. Brother Brother Danny, please. And then Brother June, Psalm 78:5-7. And then sandali lang, Brother Aaron, Proverbs 1:7-10. Para mabilis tayo. Okay? Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Verse 5, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. Verse 6, and these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk to them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Okay, so pareho rin nung isang verse, no? Ngayon, it is a command to teach our children. Hindi option yun. It is a command of God. So, nagkakasala tayo pag hindi natin tinuturuan yung ating mga anak, pag nineneglect natin yung aspeto na yan ng ating buhay, na dahil yan ay utos, kasalanan yun. So, merong sin of omission and sin of commission, di ba? You commit sins when you steal, when you commit adultery, when you lie, you commit. But you also omit. Di mo ginagawa ang obligation mo. Kung ikaw ay magulang, hindi mo tinuturuan diligently, religiously, sabi nung ating agreement, we will teach it him them religiously. Regularly. So, hindi lamang one time, oh, nagawa ko na. Naturuan ko na yan. Once a month, tinuruan mo. Or once a year, naturuan mo, ayos na yun. Naturuan mo ng isang verse, natuto na siya. Tinuro ko na yan eh. Halimbawa, Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Alam niya na yan, sa kabisado niya yan. Eh, after one month, di niya na alam yan. So, ituturo mo ulit. Kaya nga, diligently, religiously. It is a command. It is not an option. Next verse. Rajun, please. For he established testimony in Jacob and appointed the law in Israel, which he commanded their fathers that they should make them known to their children. That the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children. 7, that they might set their hope in God and not forget the words of God, but keep this His commandment. Okay. So, ang objective, kaya daw tayo nagde-devotion so that our children will not forget God and will know God and not forget God. And ikwekwento natin yung mga acts of God. First of all, dun sa mga ginawa na ng Panginoon na nakasulat sa Bible, at hindi rin masama kung, o mas makakabuti kung ikwento rin natin sa ating mga anak yung mga ginawa ng Panginoon sa atin personally. Yung mga testimony natin, kailan tayo niligtas ng Panginoon, kailan tayo pinagaling ng Panginoon, kailan tayo winless ng Panginoon. No? I-rehearse sa kanila. And that is a good practice. At yan ay sinabi ni David. At yan ay ituturo rin nila. Alam mo, sabi ng tatay ko, one time daw, ganito nangyari. Nag-pray siya, tapos sinagot ng Panginoon. So, ikikwento niya yun sa anak niya. Yeah. Next verse. Proverbs 1:7-10. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but the fools despise wisdom and instruction. My son, hear the instruction of thy father,
and forsake not the law of thy mother, for they shall be an ornament of grace unto thy head and chains about thy neck. My son, if sinners entice thee, consent thou not. Okay. So, ito ay nakita ko dito, hindi lamang kinuwentuhan, nag-Bible study, nag-devotion, sinulatan pa yung anak. Kasi Proverbs is a letter of Solomon to his children. Sabi niya, my son, sabi mo, sinulat, katabi na nga niya, sinulatan pa. Oh, love letter sa mga anak. So, isa rin yung implement natin. Isa rin yun sa mga pwede natin gawin, no? One of these days, pagka wala na tayo, babasahin nila yung sulat natin sa kanila. Tapos, hopefully, maalala nila yung mga days na nagde-devotion tayo with them. Memories yan eh. And lastly, Brad James, Proverbs 22:6 tsaka 15. Wala nang kasunod. So first, that we should train up our children in the way that they should go. So ito po yung purpose ng, or ito yung ang private family devotion ay natutupad dun sa training up the children. No? And then, sabi ron, winawarningan tayo that lahat ng bata daw ay may foolishness sa kanilang puso. So, cute yan. Nakakatuwa yan. Pero foolishness. May foolishness yan. Sabi ng Bible. Mukha yung anghel, pero may kalokohan yan. No? Kaya, huwag kang paloloko sa magagandang niti niyan. Kasi meron niyang foolishness. At anong makakatanggal ng kanyang foolishness? The rod of correction. Hindi correction. Hindi lang correction. The rod. The rod of correction. So, gumawa ka ng ganito, may nakasulat, rod of correction. Ilagay mo rin sa pader. Tuturo mo pa lang yon, iiyak na, hindi mo na iahataw, di ba? Gusto mo yon? Rod of correction, ang linaw-linaw. No? Turuan mo siyang basahin niya yung rod of correction. Lagay mo, Proverbs 22:15. Alagay, rod of correction. Kulay pula ang pintura. Ayan, may dugo. Okay. So, yan po. Prescription niya ng Bible. Hindi ako nag-prescribe niyan. Ha? Ngayon, sundin niyo si Dr. Spock. Bahala kayo. Ako susundin ko si Solomon. Ha? Susundin ko yan kay Margo kung ako ang magpapalaki dyan. Okay? Yan ay napaka-sweet ng smile niyan. May foolishness yan. Okay, so tapos na po yung ating lesson.